on natin po bigyan po ng kalagahan sa atin pong pakikinig. Ito'y matagpuan po natin sa Ebanghelyo po ng ating Panginoon sa chapter 7 verse 13 to 14 ng aklat po sa sulat po ni Mateo. Hallelujah. So dito po atin pong bigyan po ng oras o pagpapahalaga na pakinggan po natin at pagbulay-bulayan po ang kanyang mga salita. Hallelujah. Ito po ang kanyang sinasabi. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan na patungo sa buhay at kaunti ang nakakasumpong noon. Purihin po ang Panginoon sa salita na ating nabasa at napapakinggan sa hapon po ito. So, ang ating pong pag-usapan po ngayon na topic, impolusyon po sa mensahe po ng Panginoon sa hapon po ito, two ways to live. Two ways to live. Hallelujah. So, sinasabi dito na mayroon pong dalawa na daan sa pagbuhay. Hallelujah. Si Albert Einstein nagsabi, there are only two ways to live your life. Ito po yung kanyang sinasabi. Na mayroon lamang dalawa na daan sa pagbuhay, sa iyong buhay at sa ating buhay. At minsan ba sinasabi ni Jesus, Jesus said, Himself said, that ultimately, there are only two ways to live. Ito yung sabi po ng Panginoon. Kaya kung ating tindignan po dito sa versikulo, sa passage ng kasulatan na ito, atin pong makikita, mayroon pong dalawa na daan na binabanggit po ng ating pong Panginoon. Hallelujah! Pero hindi lamang po ito yung dalawa, kundi ating makikita po dito, na nagbabanggit po siya ng una, number one, sinasabi dito, magsipasok kayo sa makipot na pinto. Hallelujah! Kung titignan natin dito sa chapter na ito o sa verse na ito, ay there are two gates and there are two ways or paths. Hallelujah! Number three, there are two destinations. Pangapa, there are two groups of people. Hallelujah. So yung apat na ito ay makikita po natin sa passage na ito, sa versikulo po na atin po nabasa. Hallelujah. Number one na sinasabi niya na mayroon pong pinto na kailangan po ito na tayo'y magsipasok. Kailangan ang pintong ito, sinabi niya, ay makipot. Hallelujah! Ibig sabihin, kapag makipot, kapatid, ay mahirap po itong pasukin. Gaya po lamang sa templo po ng Jerusalem. Ang templo po ng Jerusalem, siya po'y napakalaki na templo. Pero may oras po, ang panahon, pagdating po sa alas 6 ng hapon, ang pinto ng templo ay nakasara na. Pero mayroon pong sikretong daanan sa likuran po ng templo
sukat po ng bintong ito ay sukat lamang po ng isang tao. Kapag may bintik ka, may karga ka, hindi ka na makakapasok sapagkat kapag may karga ka, sabit ka at hindi ka makakapasok. So, ikaw lang mismo ang makakapasok na wala kang bintik at dala. Wala kang karga. Hallelujah! So ito yung ang binabanggit po ng ating Panginoon na kailangan po nating pasukin sapagkat sinasabi niya na ang pintong ito na makitid at makipot, kapatid, ay tumo sa buhay na walang hanggan. Amen! Amen. Hallelujah! Ngunit ang isang pintong binabanggit po ng ating Panginoon, sinasabi niya na may pinto na maluwang, malapad, at maraming dumadaan dito. Hallelujah! Ibig sabihin, yung dalawang pintuan nito, tayo po ang mag-desisyon at mamili kung saan tayo papasok dito. Pero hindi sinabi ng Panginoon na pasukin ninyo ang maluwag at malapad na pinto. Itinuturo ng ating Panginoon, binigyan naman po tayo ng tinatawag na yun pong karapatan sa isang taong mamili kung ano ang kanyang gusto. Pero ang kanyang turo, kahit meron siya pinapakita na maluwag na pinto, pero itinuturo niya kung saan yung pinto na magkaroon ka ng katiyakan at buhay na walang hanggan. Ang itinuturo niya na kailangan natin pasukin yung makipot at makitid na pinto, kapatid. Hallelujah! Now, ang sabi dito sa banal na kasulatan na ang pinto na makitid at makipot, sinabi po ng Panginoon, kukunti lang ang nakakasumpong nito. Hallelujah! Kukunti lang ang nakakasumpong nito. Sapagkat sa maluwag na pinto at malapad, marami po ang dumadaan nito. Pero sa dulo nito, sinabi po ng Panginoon ay kapahamakan. So nandito tayo sa panahon na kailangan tayong pumili. Hallelujah! Kailangan tayong pumili at kailangan tayong magdesisyon kung saan tayo papasok. Ito yun ang itinuturo ng ating Panginoon. Pero saan natin ito hahanapin ang pintong ito? Hallelujah! Saan po natin ito hahanapin para ito po ay ating papasokin? Alam po ninyo, sa basis po na ito, kung hindi po ito bigyan po ng malawak na pag-unawa, ay mahirap po itong maintindihan. At maaaring marami tayong katanungan sa ating sarili, ano ba ang pinto na tinutukoy ng ating Panginoon? Saan po ba natin ito hahanapin para po ito'y ating papasukin? Literal ba ito na pinto? O saan itong na pinto na tinutukoy po ng Panginoon? Pero bigyan po natin ng pag-unawa ang versikulo po ito na ang pinto po ito, kapatid, na sinasabi ng Panginoon na hindi alam ng kanyang mga lagad at sa mga taong kanyang pinapangaralan na araw-araw ay sumusunod sa kanya. Hindi nila alam sapagkat ang tawag po nito ng ating Panginoon, ito'y sinasabi niya bilang ito'y talinghaga. Hallelujah! Kaya ang sabi nito na itinuturo ng Panginoon, ito'y isang talinghaga na kailangan mo na unawain, suriin, at lawakin ang ating pong pagbubulay-bulay at pagnawa po nito. Pero sa totoo lang, dahil kahit ito'y talinghaga man na sinasabi po ng Panginoon, pero hindi po ito mahirap unawain. Hindi po ito mahirap unawain. Sa palagay po niyo, mahirap po ito unawain. Yung pintong ito, saan po natin ito hahanapin?
Hallelujah. Pero kung tingnan po natin dito, hindi po siya mahirap unawain. Hallelujah. Sapagkat ang dito kung ito na sinasabi po ng ating Panginoon, ang sabi niya, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang nagsisipasok dito. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang manak na susumpong noon. Hallelujah! So ang dito pong sinasabi po dito ng ating Panginoon ay kinalaman ng kanya pong mga lagar ay nangungusap po siya, itinuturo niya, itinalam ang pintong ito ay tungkol sa kanyang sarili. Hallelujah! Tungkol sa kanyang sarili. Sapagkat sinabi po ng John chapter 3 verse 9, ito po yung ating basahin, paki-chat daw. Chapter 13, verse 9. Sabi po ng Panginoon, ako nga ang pintuan. Sinabi po niya, ako nga ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. So, ito hindi mahirap po namain sapagkat mayroon pong konteksto sa Biblia na nagpapaliwala na ang pintong tinutukoy ng Panginoon ay tungkol sa kanyang sarili. Tungkol sa kanyang sarili. Nang sabi nito, ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Ibig sabihin, kapatid, ang pintong ito na itinuturo ng Panginoon na tumutukoy sa kanyang sarili, kailangan po ito ating pasukin sapagkat ang makakapasok nito, ang sabi po ng Panginoon, ay maliligtas. Hallelujah! Maliligtas! Ano bang ibig sabihin nito, kapatid, sa sinasabi niya? Hallelujah! So atin po itong bigyan po ng pagpapalawag po ng ating pag-unawa ang tungkol po sa pinto na sinasabi niya na ito po ay kanyang ipinapaliwanag sa kanyang mga lagar nang sabi niya, ako ang pintuan at sinumang taong pumasok sa akin sa King James Version, pakilagay na sa King James. King James. Mas malinaw siya sa King James. Tagalog. King James Tagalog na. Hallelujah. So wala. So dito, may King James po ako. Sa King James Version, sinabi po ng Panginoon, ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok sa akin. So, tinukoy po yung kanyang sarili, pero dito, hindi po malinaw sa kanyang sarili. Hindi niya. Sabi niya, dito sinasabi sa pamagitan ko'y maliligtas. Pero ang sinabi nito, sa King James Version, ito po ay malinaw na sinasabi niya at ipulinawin, ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas makakasumpong ng pastulan. Ibig sabihin, malinaw na ang kanyang itinuturo, ang kanyang ipinapaliwanag ay ang tungkol sa kanyang sarili. Dahil kapag tayo po'y makakapasok dito, nandoon sinabi niya, ang patutunguhan ay
Amen. Amen. So kung gusto natin ng buhay na walang hanggan, ay kailangan natin pasukin ang makipot na pinto. Ano bang ibig sabihin ng makipot? Na tumutukoy sa kanyang sarili. Hallelujah. Ang makipot po kapatid, ito po sa paglilingkod ay dumadaan ka sa disiplina, paghihigpit at pagpapailalim sa kalooban ng ating Panginoon. Sinabi dito, kailangan dito sa makipot na pinto, nang ibig sabihin dito, discipline and obedience to His commandments. Hallelujah! Nang ibig sabihin pala dito, ay kailangan kang magpadisiplina. Magpadisiplina. Kailangan sumunod ka at magpapailalim ka sa plano at kalooban ng ating Panginoon. Dahil kung luwagan ka, siguro maging compromising Christian ka, mapapasama ka doon sa tinatahak na malawak ng daan at ang patutunguhan dito ay kapahamakan. Amen. Kaya tayo po dito, may disiplina po tayo. Istrikto tayo sa kabuhay ng kabanalan sapagkat ito yun ang makipot na pinto na ating pinapasok na dito masusunungan natin ang katiyakan at ang buhay na walang hanggan. Hallelujah! Sapagkat, kapatid, ninawin ko na ang pintong tinutukoy ng ating Panginoon na magsipasok kayo sa akin, sinabi niya, at magsipasok kayo sa akin. Remember ang tinuturo po ng mga apostol na ang Iglesia, kapatid, ito yun yung katawan ng ating Panginoon. Di natin makita sa Jesus para ating pasukin bilang sa pinto, pero ang Iglesia ng kanyang katawan, open sa sinumang pumapasok nito. Pero kailangan kang magpadisiplina at sumunod at magpapahilalim sa kalooban ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Kasi Iglesia ang itinuturo, yun pong mamuhay na kabanalan. Amen! Mamuhay na naging patuwid. Mamuhay maging kagaya sa buhay ng ating Panginoon. Naghihigpit ang Iglesia. Nagtutulog ang kabanalan sapagkat ang ating tinatahak, pinapasok, makitid ito. Pero sa bandang huli, nandoon ang buhay na walang hanggan. Hallelujah! May panahon masaktan ka kapag ikaw dinisiplina. May panahon ka, ayoko na roon kasi mahigpit doon. Hallelujah! Pero magpasalamat ka dahil napasok mo ang makitid, makipot na pinto, pero alalahanin mo, nandito ka na, nakapasok ka na, at ang patutunguhan ay buhay na walang hanggan. Hallelujah! Ito yung tungkol. Hallelujah. Dito sa Iglesia, tinuturo ng Panginoon. Tinutupad natin ang utos ng Panginoon. Hallelujah. Pangalawa, na sinasabi niya, malapad ang daan. Ang pintuan ay maluwang. At malawak. At maraming dumadaan ito. Tungo sa kapahamakan. Alam ko ninyo, kapatid, sa Bible po, may tinutukoy po ang ating Panginoon na isang pinto. Hallelujah. Nung itinayo niya ang Iglesia, sa Matthew chapter 16 verse 18, nasabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, itatayo ko ang aking Iglesia. Hallelujah! Itatayo ko ang aking Iglesia na kahit ang pintuan ng impirno, kamatayan ng impirno, hindi mananaig nito. Ibig sabihin, kapatid, mayroon mong pinto sa impirno, the gates of hell, na kahit hindi siya mananaig sa itinatayong Iglesia. Ibig sabihin, habang nakapasok ka sa pinto na makitid, mayroon pong pinto na ito'y inaalok ka para talibin.
akin mo ang alawak na pinto. Anong pinto ito na tinutukoy? Ito yon ang pinto ng impyerno. Saan matatagpuan ang pinto ng impyerno, kapatid? Dito sa daigdig. Haleluya. Anong sinasabi na pwede sa kanyang itinuturo? Sa sinumang magsabi sa kanyang kapatid, baliw ay impyerno. Ibig sabihin, nasa atin ang impyerno. Nasa atin yung gate of hell. Hallelujah! Kaya kailangan maghintin po tayo sapagkat kung hindi tayo sumusunod sa plano ng Panginoon, ang pintuan ng impyerno maaring nasa iyo, maaring nasa akin kung hindi tayo magpapasakop sa kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah! Pag sinabi niya, kahit ang pintuan ng kamatay ng impyerno, hindi mananaig. Ibig sabihin, kapatid, naglabanan po yung iglesia ang itinayo ng ating bayot at ang pintuan ng impyerno. Ulitin ko, ng iglesia, ito yon yung katawan ni Kristo at sinabi niya, ako ang pinto at papasok kayo sa akin. Inaangkit niya yung iglesia ng kanyang katawan at kayo ito papasokin. Ngunit, ang gates po ng impyerno nakalok sa iglesia para ikaw at ako ay mapapasama doon sa malawak na daan na kapahamakan ang pupuntahan. Kung madaig ka, maari ikaw sasama doon sa tinatawag na tumatahak ito sa malawak na daan. Malawak na pinto. Hallelujah. Kaya tinuturo niya po sumpang na huwag tayong o sumang-ayon sa takbo ng mundo ito. Sapagkat ang gawain ng bundok ito, ito ang pintuan ng impyerno. Magbago na tayo ng pag-isip. Ibig sabihin, mag-isip-isip po tayo, magbago, magpadisiplina. Dahil nandito na tayo, kapatid, sa makinit na pinto, pero kung matangay ka, mapapasama ka sa pagtahak doon sa maluwag na daan. At ang patutunguhan nito ay kapahamakan. Alam po ninyo kapatid, yung malawak na pinto, ito yung inaakala ng mga tao ay mabuti. Lalo na sa naghanap ng mga kasayahan sa buhay. Naghanap ng kaligayahan. Akala nila yung kanilang tinatahak na daan ay mabuti. Pero sinabi po sa banal na kasulatan, sa Proverbs chapter 14 verse 12, sinabi ko ni King Solomon, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Mayroong isang daan ng pag-akala ng isang tao ay matuwid, ngunit sa dulo nito ay kapahamakan kamatayan. Hallelujah! Sabi niya, may daan matuwid na sa tingin ng tao, sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Ang daming nakakala. Hindi gusto ng tao mahirapan ng padisiplina. Kasi ang saya-saya na. Ang saya-saya na ng buhay. Malaya kang gumalaw. Malaya kang anong gagawin mo sa buhay. Akala ng tao'y mabuti, matuwid sa harapan ng Panginoon. Ngunit sinasabi mo, ni King Solomon, ngunit kamatayan ang dulo nito. Kaya sinasabi ng Panginoon sa kanyang itinuturo ko ating balikan na ang dulo sa malawak na pintuan na tinatahak ng marami ay kapahamakan. Hallelujah. Kapahamakan. Hallelujah. Pero sa desisyon ng tao, hindi po natin mapipigilan kung yun ang kanyang napili at yun kanyang na-desisyon natin sa buhay. Kailangan si Jesus, pinapakita lang po ngayon kung saan yung dapat natin
pasukin at natatakin. Hallelujah. Hallelujah. Kaya balikan natin ang sinasabi niya. Sinasabi niya, ito'y nabakit tayo sa dalawang pinto. Yung pintong maluwag, ito yung pinto sa impyerno. Ang pinto ng impyerno, nandito lang sa sanglibutan. Hallelujah. Nandito lang sa sanglibutan. Hallelujah. Bakit sinabi ko nandito lang sa sanglibutan? Dahil itinuturo po ni Apostol Judas sa chapter 23, sinabi niya, may mga taong dapat kahabagan. Basa. Chapter 1, verse 23. Sa Jude. Okay. Agawin ninyo ang mga hahangunan sa apoy ng paghukom. Ang iba na may kaawaan ninyo na may halong pag-iingat. Kasuklam-suklam. Kasusuklaman ninyo kahit ang mga damit nilang nagdurumihan dahil sa kahalayan. Ang ibig sabihin, agawin ninyo ang mga hahatulan sa apoy ng paghukom. Naruna yung kin sa impyerno, handa ng hahatol sa huling mga araw. Ibig sabihin, open na ang gate dito sa inyo, sa sanglibutan. Ang iba na may kaawaan ninyo na may halong pag-iingat at kasuklaman ninyo kahit ng mga damit ilang at nadulumihan dahil sa kahalaya. So ano yung dapat gagawin sa pagmananampalataya? Ang dapat gagawin, agawin sila. Sino yung agawin? Yung mga taong handa ng hatulan sa apoy sa araw po ng paghukom. Pagsabihan sila, pangaralan sila, para sila po ay maagaw doon po sa apoy. Hallelujah. Wala pang impero, walang pagtahukom yan. Handa pa lang yan. Ang tinutukoy dito ay open sa kanila ang gate, ang pinto ng impyerno. Hallelujah. Handa na silang gumumat hatulan. Kung kailangan natin silang agawin, kahabagan sila, kaawaan. Hallelujah. Pero dapat po tayo na mag-ingat. Bakit kailangan mag-ingat tayo? Dahil baka tayo po ang matatangay sa kanila. Hallelujah. Imbis tayo ang mag-agaw sa kanila para hindi mapaparusahan sa apoy sa araw ng paghukom, ay baka naman tayo yun ang maagaw nila para masasama doon sa apoy sa araw po ng paghukom. Hallelujah. Kailangan tayo yung tayo manghawa, hindi tayo yung mahawaan. Tayo yung nahabag para sila yung agawin. Hallelujah. Hallelujah. Yun po yung kailangan po natin. Hallelujah. Kaya, kung ang iglesia po, ang katawan ni Kristo, yun po yung pinto na ito, ay mayroon pong kasalungat ang pinto po ng impyerno. Hallelujah. Nakagawan. Mabuti na lang ngayon. Kapag nagpupuri tayo, walang tugtugan sa paligid. Walang tumutugtog sa pinto. Hallelujah. Sa gate of hill, wala pong mga musician. Ano po yung mga nag-deliverance, mga nakaraan? May lumulutang. Isang hukbo. Sila po ay mga musikero sa sagay po ang impyerno. Hallelujah. At yung kanilang misyon, kapatid, alam mo na inyo, sila yung nanghawa sa mga musician,
world is hope. Hallelujah. Inaagaw nila yung atensyon na mga musician po sa church. Hinahasikan ng pag-isip na tumutugtog ng world is hope. Yan po ang kanilang gawain. Yan po'y natuklasan po namin yun. Dalawang bisis, tatlong bisis kami nagkapagtuklas po nito. Kaya pinapasok po ang Iglesia para i-along na makapasok ka sa pinto ng impyerno. Nagpadala po siya ng music hero na entertain sa sinumang pumunta sa impyerno. Sila yung nag-entertain, tinutugtugan nila lahat ng pumapasok sa impyerno. At yan po ay yung nag-influence sa mga musicians sa church upang ang mga musicians sa church ay tumutugtog ng mga worldly song. Sabi ko lang sa inyo po dahil ito po yun ang aming katuktasan sa monitoring po namin sa Deliverance Ministry. Di mahirap paniwalaan pero ito po ang katotohanan. Hallelujah! Na aming natutuklasan. Na minsan sa church, makikita mo niyo ng church sa walang disiplina na doon sa church, nagtutunggan ng mga worldly song. Ang mga musician, kumakanta sa bidyokihan. Hallelujah! Hindi nila alam, influence po sila. Mayroon nag-inject sa kanila na pinapadala ni Satanas, nag-mission para pasukin ang church, influence ang church, ang mga music ministry, para sila po ay tumutugtog ng mga worldly song sa loob na ng church at sa labas na ng church. Hallelujah! Kaya bakit tayo naghihimpit sapagkat ito yung tinuturo ng Panginoon na pasukin natin ang makipot na daan. Makitid ito. Maaring nahirapan ka na sa paghihimpit ni pastor, pagdisiplina ni pastor. Pero alam mo na kung magpadisiplina ka lang, magpapailalim ka, sumunod ka sa tinuturo ng Panginoon. Sa bandang huli, ikaw yung maging magpagal. Hallelujah. Eh mga kabataan, kung dumanas kayo ng masayang buhay nung hindi pa kayo naging Kristiyano, huwag ninyong hanapin ang kaligayahan na yun sapagkat yun ay pagsamantala lamang. May kasayahan sa buhay ng Kristiyano sa paglilingkod sa Diyos kung madama mo ang kanyang presensya. Dahil sinabi ng Panginoon na sa presensya na nandoon ang kasayahan. Hallelujah. Alam mo ninyo, sa presensya ng Panginoon, the presence of the Lord is like a medicine. Hallelujah. Ang presensya ng Panginoon, ito yun, medisina, kamot, makapagpangalim sa'yo. Subukan mong may sakit ka na sa presensya ka ng Panginoon, isayaw mo, ipuri mo sa Panginoon. Pagkatapos ng sayawan, kapatid, laklak ang lahat ng sakit mo sa pagka, sa presensya sa Diyos. May kagalingan, may kalayaan. Hallelujah. Hallelujah. Yan po, pakipot man. Ang Iglesia naghimpit po sa atin sapagkat ito yun ang ating paglalakbay tumo sa kariyan ng Diyos. May kapighatian na maramdaman na sa sobrang disiplinado. Pero sabi ni Apostol Pedro sa chapter 14 verse 22 ng Acts. Pakijeta. Hallelujah. Ang sabi mo sa madalang kasulatan, dinalakas nila ang loob ng mga alagad at dinayuhang mananatiling tapat sa pananampalataya na daranas mo.
Hallelujah. Yung disiplina sa sarili. At ito yun, ang karapat-dapat na tatahakin ng ating daan. Hallelujah. Kasi nasabi, dito na tayo sa nagtinatawag na daan, tuwis. Hallelujah. Dito, tugig. Tuwis na naman tayo. Mayroong daan. Yung daan, unang sinasabi niya ay daan na makito, makitid. Pero habang katahakin mo ito, ang daan na ito ay patungo ka sa buwan. Pero ang daan na ito na sinasabi niya, ang daan na malawak, maluwang, na maraming dumadaan dito, sinabi niya, kapahamakan ang dulo nito. Hallelujah. Kayong daan ay tinuturo ng Panginoon na kailangan ito ay ating tatahakin. Anong daan na ito natin tatahakin? Para tayo po sa ating paglalakbay, ang dulo sa ating paglalakbay ay buhay. Kahit titid at magkipot ito, at sinabi ko, kundi na nakasumpo. Hallelujah. Pero nagroon ang buhay. Ito po, ulitin ko, balikan po natin, itinuturo ng Panginoon po ang kanyang paliwanag. Ano ang sagot ng ating Panginoon sa daan na ito na kailangan natin tahakin? Sa John chapter 14, verse 6, sinabi mo ng Panginoon, 14:6, John chapter 14:6. Sumagot sa Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Anong tinutukoy niya? Anong sagot niya? Kung anong daan na ito? Ito rin ay tumutukoy ni kanyang sarili. Sinabi niya, ako ang daan. Ang katotohanan at ang buhay at walang makapunta sa Ama maliban lamang sa ating Panginoon sapagkat siya ay ang daan. Hallelujah. Sinasabi niya na kailangan po natin ito yung ating tatahakin. Ito po yung kanyang aral. Ito yung kanyang mga turo na kailangan natin ito yung dapat natin sundin ang kanyang mga utos at aral. Sa pagkuntay mananatili sa aral, ayon sa tinuturo ng Panginoon, ang sabi po sa banal na kasulatan, tayo po ay maliligtas. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 2. Ibasa. Ibasa. Basahin ko. Anong pinapaliwanag po dito? Chapter 15 verses 1 to 2. Sinabi niya, ngayon pinatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinag-aral na inyo naman tinanggap na siya na ba ninyong pinananatilihan firsto sa pamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong ingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo maliban kung kayo'y magsipsampalataya ng walang kabuluhan. Yung alam na ito na sinasabi mong kapatid ay pinapangalan ni
Ito yon ang aral ng Panginoon nang sabi na ito'y tinatanggap ninyo at inyong pinananatilihan. At ang sabi niya, ligtas kayo. Ligtas kayo. Hallelujah. So ito yung aral. Dito tayo sa aral na nanatili. Ang aral po ni Kristo. Ang utos ni Kristo. Ito yun yung ating kailangan patahakin. Sapagkat sinabi po sa 2 John chapter 1 verse 4. Ito yun ang sinasabi. 1 John chapter 1 verse 4. Yan ba? 1 John chapter 1 verse 4. Okay. So, dito tayo sa King James. Sabi po sa particular verse, isinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Pero sinasabi dito, sa King James Version, ako'y lubhang nagagala na aking nasusumpungan ang ilalim yung mga anak na nagsisilakad sa katotohanan ayon sa ating tinanggap na utos ng Ama. So dito kumplito sa King James Version. Hallelujah. Nanong sabi dito, ako'y lubhang nagagalak na aking nasusumpungan ang ilan sa inyong mga anak na nagsisilakad sa katotohanan ayon sa ating tinanggap na utos ng Ama. Ibig sabihin, tayo mga magsisilakan, ito yung daan na sinasabi ng Panginoon, ako ang daan at ang katotohanan. Na walang makapapunta sa Ama, kundi maliban lamang sa akin. So walang ibang daan papunta sa langit, kundi ang ating Panginoon. Pero sa anong paraan, mananatili tayo sa kanyang aral. Sinabi po ni Apostol Pablo, mananatili sa aral na kung hindi tayo mananatili, kapatid, hindi tayo ligtas. Pero sinasabi niya na yung itinapangalan ng Ebanghelyo na ating pinanatilihan, ito yon ang nakapagligtas sa atin at ito yon yung daan na ating tinatahak. Hallelujah. Ito yung daan na ating tinatahak. Yung utos na sinasabi po ni Apostol Juan, utos na ating tinanggap ng Ama. Bakit sa Ama natin tinanggap? Sapat bawat sinasabi po ng Panginoon, bawat ipinapangalan po ng Panginoon, hindi po nanggagaling sa kanyang sarili, kundi ito'y nanggagaling sa Ama. Eh sinasabi po, nandyan, sabi po ng ating Panginoon. Hallelujah. Anong sabi po ng ating Panginoon? John chapter 7 verse 16 to 17. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Chapter 7. 16 to 17. Ito yung kanyang sinasabi. Kaya sinasabi ni Jesus, hindi sa akin ang itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Ibig sabihin, lahat ng itinuturo ng ating Panginoon, hindi sa kanyang sarili nagagalit, kundi doon sa nagsugo sa kanya. Sinong nagsugo sa kanya? Ay ang kanyang Ama. Chapter 12, verse 49 to 50. Ibasa. Chapter 12. 49 to 50, sinabi ko ng Panginoon, sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa akin sa sarili ko,
lamang ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang akin sasabihin at ipapahayag. Ibig sabihin, bawat sinasabi ng ating Panginoon, bawat turo niya at ipinangaparang niya, hindi sa kanyang sarili nagagaling, kundi doon sa kanyang Ama na nagsugo sa kanya. Hallelujah. Hallelujah. At ito yun, ang pinapangalan ng ating Panginoon, na ipinapangalan din ng kanyang mga apostol, na kailan dahil tayong mananatili, sa pagkong mananatili tayo sa kanyang aral, sabi ni Apostol Pablo, ligtas kayo. Hallelujah. At nandito tayo sa daan na tinataha, na ating tinataha, ang ating patutunguhan ay buhay na walang hanggan. Hallelujah. Buhay na walang hanggan. Kailan tayo mananatili sa aral, sumunod sa aral ng ating Panginoon, sumunod sa utos ng ating Panginoon. Hallelujah. Yan po yung mahalaga sa buhay po ng bawat Kristiyano. Hallelujah. Kaya sa daan natin tinatahan, karamihan sa sakrapisyo, tinatawag po ito makipit, makipot. Hallelujah. Hindi ka pwede kahit ano na lang ang pwede mong gagawin. Alis sa buhay ng Kristiyano. Kaya buhay ng Kristiyano, balitan ko, disiplinado, naghihigpit sapagkat yan po ang pagpasok namin sa makipot na pinto. Makipit na daan natin tinataha. Pero kung tayo mapadisiplina, magpapailalim sa kalooban at plano ng ating Panginoon sumunod, ano man ang kanyang nais sa ating buhay, naroon ang katiyakan at buhay sa dulo nito. Hindi po kapahamakan. Pero kung hindi tayo mapadisiplina, alleluya, na malaya tayo kung ano man yung gusto natin, na papasama tayo sa sinasabi mo ng Panginoon, na maluwag ang pintuan, malawak ang daan na patungo sa kapahamakan. Alleluya. Alam po niyo, kapatid, ang Kristiyano po ay hindi po malawak ang kanyang galaw. Kontrolado po. Hindi magaslaw. Amen. Mamuhay na maging buhay o katulad sa buhay po ng ating Panginoon. Hallelujah. Sapagkat si Kristo yun ang ating buhay. Sinabi ng Colossians chapter 3 verse 3. Sinabi niya, Colossians chapter 3 verse 3. Na sinabi niya, sapagkat namatay na kayo at inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos. Kasama ni Kristo. Next. Si Kristo ang iyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Hallelujah. Ibig sabihin, ang mga Kristiyano patay na sa kasalanan. At nabuhay na tayo kasama ni Kristo. At ang ating buhay nakatago sa Diyos. At ang sabi, si Kristo ang ating buhay. Kapag sinasabing si Kristo ang ating buhay, anuman ang buhay ng ating Panginoon, yun din ang maging buhay natin. Sapagkat sinasabi niya, kung si Kristo'y luwalhatiin, tayo din ay luwalhatiin katulad niya. Ibig sabihin, sa araw-araw nating buhay, bilang si Kristo yung ating buhay, mamuhay tayo maging katulad niya. Ang sa panahon na si luwalhatiin, kapatid, tayo din luwalhatiin katulad niya. Siya yung ating buhay. Hallelujah. E sa araw-araw nating pamumuhay, ito yon, mamuhay tayo na maging karapat-dapat sa kanya. Mamuhay tayo.
tayo maging karapat-dapat sa Kanya? Sa anong para maging karapat-dapat sa Kanya? Balikan po natin yung Romans chapter 12 verses 1 to 2. Sinabi po ni Apostle Pablo. Hallelujah. Na
sa ating Panginoon. Kasi nasabi na po sa Pato, italaga ninyo ang inyong sarili sa Diyos na banal at karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos. Na karapat-dapat sa pagsamba. Hallelujah. So, ibig sabihin, kapatid, hindi po ang Kristiyano'y compromiser. Wala tayong ikinukonsider ano ang maliit na ating ginagawa. Sinasabi ni Apostol Pedro, sa lahat ng inyong ginagawa ay maging panalo sa harapan mo ng ating Panginoon, sapagkat ang pumili at tumawag sa inyo ay banal. Amen! Dahil ito yun ang hinahanap ko ng Panginoon, pagiging banal. Sapagkat sa huling mga araw, sa pagbalik po ng ating Panginoon, ang bawat mananampalataya, ang iglesia, ito'y maitanyag. Maitanyag na walang batik, walang kulubot at mansa. Yun pong mga batik, kapatid, ito yung mga ginagawa sa isang Kristiyano na akala niya ay mabuti. Akala lang niya ay matuwid, okay lang. Maliit lang naman ito. Pero tinatawag mansa po yan. Batik po yan. Hallelujah. Pero ang hinahanap po ng ating Panginoon sa oras po ng kanyang muling pagparito, ang bawat mananampalataya at ang iglesia may tanyag na walang batik, walang tungis, kulubot at mansa, hindi matanyag sa kabanalan. Ating basahin Ephesians chapter 5 verse 27. Kaya tayo basa. Ephesians chapter 5 verse 27. Dahil yun ang kanilang
Panginoon. Hallelujah. Pero balikan natin sinasabi po ni King Solomon chapter 14 verse 12 ng Proverbs. Anong sabi niya? Ito, sabi niya, may daang matuwid. So may daang matuwid, ito yung akala ng marami. May daang matuwid sa tingin ng tao. Ngunit, kamatayan ang dulo nito. Ang daming nakakala. Pero ulitin ko, sabihin ko sa inyo, ang dami mong nadisgrasya sa akala. Ang daming napapahamak sa akala. Ang daming namamatay sa akala. Hallelujah! Kaya ating paglilingkod, hindi akala! Amen! Naglilingkod tayo sa Diyos kung paano makakatiyak ang tinuturo ng Panginoon. Pasukin ninyo ang makipot na pinto. Makinig, kapatid! At sinabi niya, kung konti lang ang nakakasumpong nito, pero sa dulo nito ay buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kumpara po ninyo ang ating kalagayan po ngayon doon sa mga pasyalan, iba pa na mga naghanap ng kasayahan sa buhay. Hallelujah. Katitig lang tayo, kapatid. Pinalakas tayo ng Panginoon dahil nandito tayo na pumasok sa pintong makita. Nasusumpungan natin ito, pero itinangako ng Panginoon ang ating patutunguhan, ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Pero maraming tumatahak at tumadaan sa malawak na pinto, malawak na daan, pero ang tumon patutunguhan ay kamatay. Yan ang akala ko ng karamihan. Hallelujah. Kaya sa hapong ito, ito yung mensahe ng Panginoon para po sa isa sa atin. Hallelujah. Mananatili tayo sa agal ng ating Panginoon. Ang pagpasok sa pinto na diyong makipo ay ito'y maraming sakripisyo, kapighatian. Ito'y nangahulugan, maraming disiplina at paghigpit. At kailangan tayong sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kung gusto natin ng buhay, alam po niyo kapatid, ang kailangan natin yung sumunod sa Kanya. Hallelujah. Sapat sinabi po dito na pangatlo, there are two destinations. Mayroon pong dalawang destinasyon o patutunguhan sa two groups of people. Dalawang grupo po ng mga tao. Yung pupunti at yung marami. Ano yung destinasyon? Sa marami na ang tinatahang ilaw ay malawak na daan, ay kamatayan, kamahamakan. Ngunit, ang uri ng taong sinasabi dito, yung tinatawag small group of people na sumusunod sa ating Panginoon, ito yung mga taong mga matutuwid, righteous people. Hallelujah. Holy people na sinasabi po dito at iyong mga taong nagpapailalim sa kagustuhan ng Panginoon. Kahit hinihintitan sa maraming disiplina at maraming bawal, pero kung patuloy tayong sumusunod, naroon rin tatiyakan at makamtan natin yung buhay po na walang hanggan. Hallelujah. Hayaan natin na sa buhay ng bawat mga mananampalataya, hindi tayo malayang gumawa ano man ang ating gusto. Yung mga bagay hindi nakakalabot sa Diyos, na ihanap ng Panginoon yung tayong sumusunod ng papailalim sa nais. Hallelujah. Ang hindi natin sa ating sarili, hindi tayo pwedeng gumawa ng ating sariling daan tungo sa buhay, kundi tumatahak tayo sa itinuturo na daan na kahit ito'y makinig, makipo, pero hindi tayo papa.
ligtas kayo. So yung ating kaligtasan, ito yung nakabatay sa ating natin sa araw po na ating Panginoon. Sa Ebanghelyo, ay tinuturo po ang ating Panginoon. Mananatili tayo sa kanyang aral sapagkat sa aral niya na doon ating kaligtasan ay yun po'y nakapagpabala ng ating kaluluwa, nakapagpapalinis sa ating kaluluwa ang aral po ng ating Panginoon. Hallelujah. So sa hapon ito, ito yung mensahe ng bawat isa sa atin. Patuloy lamang kayo na natin sumunod sa plano sapagkat siya yung may magandang plano sa buhay natin na hindi tayo mapapahama. Siya yung nagpaplano para sa ating pagkasa. Ang pagkasa nito na nakaplano sa buhay natin, ito magpawalang hanggang na natin. Hallelujah. Magpawalang hanggang. Hallelujah. Atin mo, magagawa, may limitasyon tayo. Kailan naman tayong sumunod sapagkat ang plano ng Diyos napakaganda, hindi nakakahit ang ating plano kaysa plano ng Diyos. Gusto nating buhay, kapatid, mananatili tayo sumunod sa plano ng Diyos. Sumunod tayo sa kanyang mga utos. Ito po yung kanyang sinasabi. Hallelujah. So, paano natin matupad ang utos ng Panginoon? Paano natin matupad ang utos ni Kristo? Yung aral ni Kristo. Ito yung iiwan ko sa inyo. Hallelujah. Sa Galatians chapter 6. Galatians chapter 6 verse 2. Sinabi niya. Verses 1 to 2. Ito po ako nagtapos sa minsan. Kung paano natin matupad ang aral o utos ni Kristo. Ito sinasabi. Mga kapatid, kung may makadalawa ng kasalanan, kayong pinagtubayan ng Espiritu ang magtutuwid sa kanya. Gawin ninyo iyon ng pahinahon at mag-ikat kayo baka kayo naman ang magtutukso. Next, magtutunan kayo sa pagdadala bawat isa. Sa kayong paraan ay magulupad ninyo ang utos ni Kristo. Habang ginagawa natin ito na tayo yung magpapagbalik at magpapalakas ng mga taong nagkakasala, tumutukoy ito sa mga Kristiyano na nagkakasala. Tayo na pinagtubayan ng Espiritu, tayo yon ang magtutukoy sa Kanya. Gawin natin ito, sinabi ng kahinahon, kaya dapat tayo mag-ingat baka tayo naman ay matukso. Baka tayo matukso. May mga panahon na may mga Kristiyano, mga kapatiran din natin nakita na rin natin buwan ang kasalanan habang pinisitahan natin ng kwento. Natukso tayo sa mga sinasabi na kung tayo natatangan. Hallelujah! Pero kailangan natin gawin ito. Sabi niya, magtulungan kayo sa matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Habang hindi natin magagawa na panunumbalikin yung mga taong nagkakasala, magbabalikin sa ating Panginoon. Hallelujah! At tulungan sila sa kanilang pinapasan na kanilang problema man. Anong dahilan? Baka yung pinatitisod. Hallelujah! Ang sabi nito, magtutupad sa pagdala ng kasali ng bawat isa na sa kayong paraan, sinabi mo ng Panginoon, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Gusto natin matupad ang utos ni Kristo. Kapatid, kailan itong gagawin? Magtulungan sa pagkasal. Hallelujah. Hallelujah. Isa ako ito. Ito yung sinasabi. Magtulungan sa pagkasal. Sino ba sa atin ngayon na may mga kabigatan, may mga problema? Magtulungan tayo. Kung may inadala ka ng pasani na kabigatan sa buhay, problema man, mga kalungkutan, hallelujah, sa kinakaramdaman, magtulungan tayo.
alam ang panalangin ilapit natin sa Diyos. Sa pangat ang Diyos, sa iyo mo may magagawa. Sa hindi makakaya ng tao. Sabi pa ng Panginoon, alaloya, ang Diyos magagawa at hindi magagawa ng tao. Alaloya. Hallelujah. Sapagkat sa makitid na titulo,
ikaw kadaan, hindi ating talaga ngayon na doon yung buhay. Alam mo, na ikaw yung nakakita sa sarili mo o ang isa sa atin kung saan tayong daan ngayon. Tumabahan. Anong daan ating kinilalakas? Alam mo, ulitin ko na kung ang ating tinakahan-kadaan, nandun na tayo sa malawak na daan tungkol sa iyong kamangkat. Hindi pa huli ang lahat. Alleluia. Nung magbalik tayo sa daan ay tinukur ng pag-iwan. Yung daan na aking tinutukur sa iyo. Hayaan natin na sinasabi ng Panginoon, kung bilang ng puso, huwag mong titignan ang bilang sa iyong paglilingkod sa daan tinataan. Titignan mo ang pangako ng Panginoon. Hallelujah. Nasa daan tinataan mo sa matitig na daan na tinahan mo. Nandun ka na sa buhay. Hallelujah. Nasa iyo ng kandiyakan. Sa ating paglilingkod, hindi tayo nakakatingin sa maraming bilang. Ngunit ang buhay naman ay walang kabanalang kabuhayan sa Diyos. Makita natin yung compromise, yung pakikulubot, tungis at mansa na kinukonsider lang sa karamihan. Hallelujah. Pinalalahanin natin sa dulo nito. Sinabi mo ng Panginoon ay kapahamak. Nandito ba'y sinat ako na tinitingnan ng Panginoon kung aming buhay ang halas? Nalalahanin natin ang Diyos na tili sa atin. Ang tili ng Panginoon sa atin. Upang tayo'y maging pagkat katulad. Walang
ang aming buhay. At kailangan kami mamuhay na maging katulad niya. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. I bless po niyo, Panginoon.